So yung mga ilaw ng third floor, ilaw ng second floor, and ilaw ng ground floor ay naka-parallel. Switch, then punta ng light, then light papunta ng light, then light papunta ng light ulit. Then bago baba ng switch. Doon lalabas yung line 1 natin na ang tawag naman natin dyan is switch leg mallet. Sa gitna yung pinakang power source na nagmula mallet doon sa ginagawan ko. Paano ba natin iwawire yung ganong 3 location switch na may mga multiple lights mallet? Hello, good day mga lads. Ay mga lads, dito tayo sa ano, sa ginagawan ulit natin. So, meron akong ipapanood sa inyo. So, practice ulit tayo mga lads. So, ito is a 3 location switch controlling 3 lights in 3 different location mga lads. So, yung lights na yon is parallel lang yung 3 lights. So, yung 3 lights is nasa 3rd floor, then yung isa is nasa 2nd floor, then yung isa is nasa ground floor. So, hindi naman sa ground floor, bali nasa gitna siya ng second floor and ng ground floor. So, papakita ko sa inyo mga lads. So, ano muna tayo? So, practice lang tayo. So, ito yung ginagawa natin mga lads. So, ito yung nasa ano tayo? Nasa second floor tayo. Ito yung switch na magko-control na ilaw para dito. So, second floor to. Then, ilaw para doon. So, ito is kalagitnaan ng ground floor and second floor. Ayan mga lads. So, yung kalagitnaan niya ng ground floor and second floor. So, yung mga ilaw ng third floor, ilaw ng second floor and ilaw ng ground floor ay naka-parallel na mako-control ng 3 location switch. Ito ang pinakang ground floor mga lads. So, ground floor, mayroong ilaw dito pero naka-separate yun dito sa mga sagdan. So, itong ilaw dito is mako-control natin yung switch na sa likod nito. Dito sa portion ng location nito mga lads. So, keep like nila mag-control ng ilaw na separate dito is mako-control nila yan na separate mga lads. So, bali ang papraktisin natin is 3-way mga lads ng 3 floor. So, ito yung kalagitnaan ng ground floor na second floor, may ilaw dyan. Then, second floor, switch na second floor, ilaw. Then, nakita tayong third floor, nandun ang ano yan, ilaw mga lads. So, may harang lang. Ayan mga lads, may harang lang. So, ito yung switch na para sa third floor. Ang ilaw is, ayun. Ayan mga lads. So, dalawa yung ilaw dyan. Yun yung isa. Then, yan yung isa. So, dalawa. So, yung mga ilaw ng third floor, ilaw ng second floor and ilaw ng ground floor ay naka-parallel na mako-control ng 3 location switch. Ayan mga lads, inuulit ko. 3 location switch controlling a parallel multiple lights mga lads. Apat na lights na naka-parallel. So, paano ba natin iwawire yung ganong 3 location switch na may mga multiple lights mga lads? So, bibigyan ko kayo ng konting practice mga lads. So, bali ito drawing ko na rin yung ano nito, yung magiging output nung ginagawa natin. So, ang mangyayari is, kada floor is my switch mga lads. So, gagawa tayo ng drawing yan. Then, papunta sa kada floor is my switch. Then, papunta sa light. Then, light. Papunta dun sa susunod na light. Kasi, hagdan na yung pinagdaanan ng ano mga lodi. Hagdan yung pinagdaanan ng mga pipes. So, switch. Papunta sa light. Then, light. Pababa yan dun sa dito mga lods. Dito yan bababa. Then, papunta dun sa switch. Ang switch natin sa likod yan. Ay mga lods. So, ganun lang magiging routing nung wires mga lads. So from switch sa baba, papunta sa JB ng ground floor, then punta ng gitna ng ground floor and second floor dito, ayan. Then wire yan, papunta dun sa ilaw sa second floor. So yun yung ilaw second floor, then second floor na JB, papunta naman dun sa utility ng switch mga lads. Ayan. Then yung sa taas ganun din, so yan. Yung ilaw dito is akyat naman dito sa switch na to. Then yung switch na yan is akyat na din sa ilaw mga lads, sa taas, sa third floor. Ay mga lads, so ilang wires ang dito sa utility na to, nasusupplyan niya yung dalawang ilaw dun sa taas, yung ilaw second floor, then yung ilaw sa kalagitnaan ng first floor and second floor, yan. Then pababa. So ito drawing natin yung pipe ng mga utility ay ng junction box. So, isipin nyo na lang kung ilan yung wires na pa gagamitin nyo para dun sa mga
run ng switch to light, then light to light to light, kasi hagdanan to, hagdanan. So yun nung magiging ano, magiging itsura nung pipes natin. So switch, then punta ng light, then light papunta ng light, then light papunta ng light ulit, then bago baba ng switch. So ganun ang nangyari. So dito sa pinakataas is hindi siya umakyat ng light papunta dun sa light, kasi dadaanan muna siya ng switch. Kaya ang nangyari is light dito sa second floor papunta dun sa utility ng third floor na switch, then tsaka akyat papunta dun sa light. Hay mga lodi. So ilang wires ang papuputay natin dun sa utility box papunta dun sa mga ilaw, then ilang wires ang pababain natin dito sa light na to, mga lodi, then ilang wires ang papupuntay natin ng switch, ilang wires galing dito sa second floor papababain natin sa dito sa kalagitnaan ng ground floor and ang second floor, ilang wires ang nandyan from JB na to, ilang wires ang bababa papunta naman dito sa ground floor. Ayan mga lodi, yan yung pinakang ground floor, ilang wires ang bababa dyan sa utility na to, then papunta dun sa switch. So yun lang mga lodi. So inuulit ko, yung light na para dito is hindi kasali yun. So standalone yung light na yon na pwedeng kontrolin ng switch na para dito. So ang makokontrol lang ng three-way switch natin is yan yung kalagitnaan ng ground floor and second floor. Second floor, third floor. Ayun mga lodi. So isipin nyo na mabuti. So isipin nyo kung ilan yung magiging wires na magagamit para dun sa 3 location switch na magkocontrol na multiple lights na nakaparallel, mga lods, na nakaparallel. So ibigyan ko kayo ng hint, ang paggamit ng mga ganitong multiple switch na nakocontrol yung ganong multiple lights ay mga 3 ways, mga lods. So may mga 3 way na switch, then gagamit kayo ng 4 way switch, mga lods. So yun yung pinakang hint na paggagamitan. So dalawang 3-way switch, isang 4-way switch para malaman nyo kung ilang wires yung magagamit, mga lodi. Hey mga lods, so mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin i-distribute yung routing ng wire papunta doon sa mga utility, papunta doon sa mga junction boxes. Hey mga lods, isipan nyo yan. Chop! Kung hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin mga lods para may feedback ako sa mga videos na mga in-upload ko. So, sipin nyo lang mga lods. Ciao! So mga lodi, so ito yung pinakang diagram ng 3 location switch natin na magko-control ng multiple lights na nakaparallel, mga lods. So makikita nyo yung light 1, light 2, light 3, and light 4 is nakaparallel yan, supply ng power source natin. So ang line 1 natin is pumasok ng switch. So mga lodi, sa 3-way switch na tinatawag, like example itong 3-way na to is ito yung papasukan ng power source na which is yun yung tinatawag natin na hot in, mga lods. Then sa kabilang 3-way niyan mga lods is doon lalabas yung line 1 natin na ang tawag naman natin dyan is switch leg, mga lods. So yan ay switch leg na tinatawag. So dyan lumalabas yung power papunta doon sa mga lights natin. So for example, kung ang power source natin is nasa may sa taas or sa third floor, is ganyan yung magiging itsura niya, mga lodi. Pwede rin naman mga lods na magagaling ang source natin is sa ground floor, mga lods. So sa baba ang magagaling ng powers natin. Then meron din pagkakataon is sa second floor magagaling yung power source natin, mga lods. So yan is magdidepende kung saan nyo padadaanin yung power source na nagmula dun sa main panel nyo, mga lodi. So sa mga junction box natin is for sure magpapadaan kayo dyan ng neutral nyo or yung line 2 nyo. Then yung line 1 yung mga lods, kung nanggaling ang power source nyo sa taas or kung nanggaling ang power source nyo sa baba or sa gitna, mga lods. So yan yung mga way na pwede nyo pagdaan ng mga lods. So dun sa pinakita ko sa inyo na routing nung mga piping natin, yan is sa gitna ang pinakang power nyan, mga lods. Dun sa gitna pumasok ang power nyan. Sa gitna yung pinakang power source na nagmula, mga lods, dun sa ginagawan ko. So, kung sa gitna yan, magdi-distribute ang neutral niya ng second floor na pataas, then second floor na pababa.
So, yun yung distribution ng neutral niyan. So, mapapansin nyo na yan dun sa wires nyo, sa ipupull nyo na wires, kung ilan yung ipapasok nyo dun sa JB2 JB mallets. So, sa JB2 light ng kada floor is automatic, is yun yung magiging switch leg nyo or yung hot in ng ilaw nyo, mga lods. So yung sa gitna is ang four-way switch na straveler naman ang nakalagay dyan. Makikita nyo is apat na wires ang nakalagay dyan, mga lods. So yan yung mga bilang ng wires para dun sa 3-location switch natin na magko-control ng multiple lights na nakaparallel, mga lods. So comment down below, mga lods, kung ilan yung wires natin para sa A, wires para sa B, wires para sa C, D, E, and F, mga lods. So papakita ko ulit sa inyo yung drawing na may routing ng piping, mga lods. So yan yun. So comment lang, mga lods. Sulat nyo dyan sa comment area kung ilan yung mga wires na yan, mga lods. So paano, mga lods, dito ko natatapusin ang video ko. So kita-kits na lang tayo sa next video, mga lods. Kung meron pa tayong mga practice na gagawin, is i-share ko yan, mga lods. So thanks for watching, mga lods. Don't forget, comment yung sagot, mga lods. Ciao!